Part 11. Nagulat si Fifi na mababaan si Luis sa sala kinabukasan. Prenteng nakadekwatro ito sa sofa. May hinihigop na kape. What are you doing here? Humigop muna ito ng kape bago tumugon. Waiting for your father. Bakit? Akong escort niya papunta sa korte. Bakit nga? Hindi available si Magno, yung sinabi kong pinakamagaling kong tauhan. Ako ang second best guy sa buong agency. So, nagkibit-balikat ito bilang pagtatapos sa pangungusap. Kunwari ay umirap siya, pero ang totoo ay kulang na lang magulundag siya sa galak. Ibig sabihin ay magkikita na sila nito na madalas, pero may concern siyang naalala bigla. Eh, paano si Lola? May nakuha na akong bagong private nurse, naghahanap na rin ako ng maid. Hindi agad siya nakapagsalita. Kung dito mo na lang kaya muna siya papirmihin, for the meantime. Biglang kambyo niya, habang hindi natatapos ang Marcio Loboni case. You mean hanggang kailangan ng daddy mo ang serbisyo ko? Naningkit ang mga mata niya sa nabasang mali siya sa ngiti nito. Except for that service, matigas sa saad niya. Iniwan na niya ito sa sala at nagtungo sa kusina. Galing sa Branch Girls Insect si Fifi na madatnan si Lola training sa kanilang bahay. Kasama nito ang private nurse na sinasabi ni Luis. Tuwang-tuwa siya pagkakita sa matanda. Nagyakapan pa sila na animoy kitagal na hindi nagkita. Nakandado raw ang bahay sa Bulacan ayon dito. Mabait naman di umano mga kapitbahay, kaya walang mga ngahas na magnako roon. Isa pa'y pinangingilagan ang reputasyon ni Luis bilang private detective. Sino man ang pumasok sa bahay nito ay hindi maaring hindi nito malaman ng identity. And he had connections, things will be easy for him sakali maagrabado ito. Mabuti't may katsikahan ako rito sa bahay pag tinamad akong pumunta sa boutique o kaya sa office. Sabi niya. Ano bang latest, Lola? Ngumiti ito ng pagkatamis-tamis. Umalis na si Divina Garcia. Bumalik na sa Amerika. Sabi ko naman sa kanya, wala siyang maasahan kay Luis. Love ko ang apo ko. Hindi ako nun maaaring sawayin. Nabunutan siya ng tinik sa dibdib. Ay, mabuti naman kung ganon. Isa na lang ang tinik na kailangan niyang dispatsyahin. Iyon ay ang nasa kanyang lalamunan, ang mahaderang sekretarya ni Luis. But there will be enough time for that. Nagdadaldalan pa rin sila ni Lola Trining nang dumating sina Luis at ang daddy niya. Mukhang please ang mga ito makita ang closeness nila ng matanda. Ganoon ang naging routine nila sa bahay. Aalis at darating ang mga ito na magkausap sila ni Lola Trining. Pinagbakasyon muna ni Luis ang nurse ng matanda. Total ay naroon naman daw siya. Mukhang ang naiinip si Irene, ang nurse, at madalas na ma-out of place sa kanila ni Lola Trining. Pinauwi muna ito pero tuloy naman ang sweldo. Tatawagan na lang ito kapag bumalik sa Bulacan ang mag-abuela. Ang akala ko'y natunaw ng pangarap ko maging apo ka, Iha. Masayang wika ni Lola Trining kay Fifi habang umiinom sila ng tsaa sa veranda isang gabi. Nakagawian na nila magpahangin sa veranda pagkatapos maghapunan. Doon ay walang sawa sila maghuhuntahan hanggang sa dalawin sila ng antok. May contest pa sila kung sinong unang antokin pangit. At si Lola Trining ang madalas sa pangit dahil matanda na, mahina na ito sa puyatan. Wala pang dalawang oras ang pagchichismisan ay naghihikab na ito. Bakit naman la? Tanong niya. Apo mo na ako, diba? Oo nga, pero mas maganda sana kung magiging apo na talaga kita. Pinisil nito ang kamay niya, saka ngumiti ng matamis. Alam mo na, sa mata ng batas. Ayun ba? Napakamot siya sa baba. Madali lang yan, Lola.
Sasabihin ko kay Daddy gusto kitang i-adopt. It could easily process the pa... Sinamangutan siya nito. Alam mong hindi yan ang ibig kong sabihin. Tumawa siga. I was just kidding. Don't worry, Lola. Ngayon wala na ang Divina Garcia na yon. That means wala na akong karibal sa pangaakit sa pakipot na Luis na yon. I'm still gonna need your help. Pero matagal pa naman yon. Hanggang nandito kayo sa bahay namin, mahirap akong dumiskarte. Napalunok siga. May hirapan taga siyang dumiskarte kung gayong gwardyado si Luis na kanyang daddy. Buong maghapon, halos magkasama ang mga ito. Madalang na kasing magtungo sa opisina nito ang binata. Ang business partner nito ang solo munang namamahala sa ahensya habang may trabaho ito sa field. Halos nakabantay na lang ito sa buntot ng daddy niya. At iyon ang dahilan kung bakit may sleepless night siya. Nauunguso na siya ng ama. Napalunok siyang muli. Paano pala kung hindi lang Boytoy ang tingin sa kanya ng daddy kay Luis? Kung hindi lang basta flavor of the month, kundi true love. Kakayanin ba niya magparaya? Gadamit. Noon lang siya umibig. Moon si Yami na yata talaga siya ng tuluyan. Gumawa tayo ng plano. Mungkahi ni Lola Trining pagkuwan. Akitin mo ng apo ko. Ako ang nahihirapan sa pag-alala sa kanya. Hindi na biro-biro ang edad ng lalaking yun. At mukhang walang kabalak-balak na lumagay sa tahimik. Lumambong ang pagdaramdam na kulubot nitong mukha. Hindi mo lang iniisip ang kalagayan ko. Ayaw yata akong bigyan ng apo sa tuhod. Napabuntong hininga siga. Paano nga ba sisiluin ang isang lalaking katulad ni Luis? Mukhang ayaw taga nitong mag-asawa. Sumingot si Lola Trining. Kaipalay umiiyak na. May mga apo naman ako sa tuhod. Sabi nito. Mga anak ng kapatid at mga pinsan niya. Pero ang gusto ko ay yung sa kanya. Siya ang paborito kong apo. Napakamot siya sa ulo. Bakit ba siyang dinadramahan ito? Dapat ay kay Luis ito tumatangas ng ganun, hindi sa kanya. Wala siyang masabi kaya hinayaan na lang niya itong magsalita. Malditang lola nga siguro ako. Alam kong totoong umiibig siya kay Divina Garcia. Pero hadlang ako ng hadlang sa kanila. Saka pa lang siya nakapuhap ng sasabihin. Eh Lola, hindi mo naman kasalanan yun. You just wanted to protect Luis from possibly getting hurt again. Tama lang ang ginawa mo. It's called grandmother's instinct. Nakangusong paliwanag niya. Huwag mong pakadibdibin yun. Ayos lang yun. If I were his grandma, baka ipatapong ko pa ang bruha na Divina na yun. Mukhang seryoso nitong ikinonsendera ang sinabi niya. Tumango-tango ito. May punto ka. Gusto ko lang tagang protection na ng apo ko. Nangalumbaba ito. Waring inaanalisa ang katotohanan sa pinakawalang pahayag. Pero maligaya naman kaya siya? Nangalumbaba rin siya. Yan ang tanong, anang isip niya. Nalungkot siya bigla. Ang totoo ay nakukonsensya siya sa ginawa niya. Nilalaso niya ang isip nito laban kay Divina Garcia. Kung magiging objective siya sa pungusta sa mga bagay-bagay, ipapayo niya rito na ang dapat itong gawin ay ang gayahin ang ginawa ng tatay na commercial ng PLDT, ang suportahan ng anak nito. Nagbuntong hininga siya. Baka naman nga kasi si Divina Garcia ang totoo magpapaligaya kay Luis. Baka sa babaeng yun lamang tumutibok ang puso nito. Kaya nga marahil tumanda na ito, na wari walang balak na humanap na magiging kataling puso sa habang buhay. Who knows? Na-depress siya sa ideyang iyon. Hindi naman iyon imposible. Malay ba niya? Patuloy pa rin ang relasyon ng dalawa. Baka kinukonsidera lang ang damdamin ni Lola Trining at naghihintay lamang ng tamang tiyempo. Then they get together and live happily ever after. Shit! Hindi ako makakapayag. Sigaw na nagre-rebelde niya ang damdamin.
Maghahalo muna ang balat sa tinalupan bago yun mangyari. I must do something now. Isa lang ang paraan upang maging maligaya siya. Pahayag ni Lola Trining. Pagkalipas sa mahabang sandaling pagbubulay-bulay, tumitig ito sa mukha ni Ga. Matamang mataman. She felt uneasy. Ano na naman kaya ang pumasok sa kokote nito? What is it, Lola? Pikutin mo na siya. What? Pikutin mo na siya. Mamaya pagdating niya. Natawa siya sa idea nito. Sinabi na nga ba niya, word na naman e yun. Lola naman, para namang inutusan mo lang akong kumanta ng bayong magiliw. Lupang hinirang. Pagtatama nito. Hintayin mo siya sa kwarto niya. Madali mo yung magagawa. Para ka nga lang kumakanta ng pambansang awit. Sa harap ng UN delegates, sa Luniga, umasim ang kanyang mukha at ng royal family na naka-burles. Ako nang bahala sa daddy mo. Pagkalipas ng 15 minutos, kunwaya hanapin na kita sa kanya. Nawawala ka sa kwarto mo at pupuntahan ka namin sa kwarto ng gwapo kong apo. Perfectong plano, walang pwedeng sumablay. It's not that easy. Siyempre hindi papayag si Luis. Alam niyo naman pakipot ang isang yun. Kaya mo na siyang mapapayag. Kampanteng wika nito. Nanginigning ang mga mata. Magsuot ka na matipis na kamison. And detail else underneath, natutoksong sabi niya sa isip. Siniko siya ni Lola Trining. Ano, kaya mo ba? I'm thinking, Lola. Abay, dalian mo. Kamukat-mukat natin na sa Pilipinas na naman ang babae sa Divina Garcia na yon. At baka sa pagkakataong iyon eh hindi na niya pakawalan ng pinakamamahal nating si Luis. Nag-isip siya. The idea was indeed tempting, but umiling siya. No, Lola, I can't do that. Nagkunot noo ito. Mawawalan siya ng respeto sa akin, Lola. And I cannot allow that to happen. If he wants me, siya ang lalapit sa akin. Pero gusto ka niya. He is having qualms. She said hoping what she was saying was true. He is still unsure of himself. Pinag-aaralan pa niyang kanyang damdamin. Sa kabila ng agam-agam, nakuha niya ang ngitian ng matamis si Lola Trining. Pero pasasaan ba't isusuko rin nun sa akin ang corregidor? Napangiti na rin ito sa katinapik-tapik ang kanyang balikat. Pinabibilib mo ko, iha. Sigurado na kung ikaw nga ang babaeng para kay Luis, ikaw ang tanging babae na makakapagpaligaya sa kanya ng lubusan. She smiled. Magdilang anghel ka sana, Lola. Naghihikab siya pagkatapos. Peke iyon. Gusto lang niyang matapos ng kanilang usapan. Lumuwang ang ngiti nito. Huli ka! Ikaw ang pangit ngayon. Okay. Sabi niya sabay tayo. Good night la. Humalik siya sa pisngi nito. Good night. Magka-abrisete sila na umalis ang veranda. Kapapasok pa lang ni Fifi sa kanyang kwarto nang marinig niya ang ugong ng sasakyan ng kanyang daddy. Otomatiko ang kilos sa mga paaniga. She went out of her room upang batiin ang mga dumating gaya ng nakagawaan niya. She kissed her dad. Pagkatapos itangkangahalik din kay Luis na makatalikod ang ama. Umilag ito at tiningnan siya ng matalim, sabay suyap sa likod ng kanyang ama. Natawa siya ng mahina, but her eyes were sad. Baka mali ang hula niya, nagpapakipot lang si Luis. Baka talagang hindi siya nito type. Dahil iisang tinitibok ng puso nito, si Divina Garcia lang. Nagsisituloy siya sa pagkakapanaog upang salubungin ang mga ito. Daing na bangus, sersyadong lapu-lapo, chicken barbecue at atsara. Naubusan na kayo ng hardinera ni Lola Trining. Ginanahan siyang maigid sa putahing iyon na nititikman lamang niya kapag na may mesa silang mag-ama sa mga kamag-anak nila sa Lukban, Quezon kapag pahiyas festival. Ay sayang, paborito ko pa naman yun.
Paborito rin iyon ni Luis ayon sa abuela nito. May gulay rin dad, bulang lang na kung ano-ano, recipe rin ni Lola Trining. Sinamahan niya ang dalawa sa hapagkainan. Doon inagtimpla siya ng kape para sa kanya. Kalahating taso lang naman ang tsaan na nainom niya kanina dahil napalalim ng usapan nila ni Lola Trining. At nawaglit sa isip niya ang tungkol doon. Lumamig na iyon nang hindi niya namamalayan. She could use another hot drink now. Pagkatapos ng mga itong kumain, hindi man lang siya nilingon ni Luis para mag-goodnight. Pinagkasya na lang niya ang sarili sa paghatid tanaw rito hanggang sa makapasok ito sa inokupang guest room. Malayo-malayo yata sa katotohanan ang mga tinalakay nila ni Lola Trining sa veranda. Mali ang kutob na matanda na siya si Fifi Vistanyo, ang tanging babae na magbibigay kay Luis ng lubos sa kaligayahan. Baka nga si Divina Garcia talaga ang one and only true love nito. Lumuha ang puso niya dahil sa isiping iyon. Pero sa kabilang banda, napulunok siya sa bagong ideyang pumasok sa kanyang kokote. Paano kung hindi rin si Vina Garcia ang tunay na gusto ni Luis? Paano kung isang nilalang na kamukha ni Fabio? O kay ni Silvestre? O kay kamukha ni Panchito? Nagtagis bagang siya sa suwestyo ng malisyosyang isip. I'll be damn. Sleep had been extra exclusive that night. Hindi lang tupang binilang niya para ligawan ng antok, pati lobo na rin at lahat ng hayop sa bukid. Mag-uumaga na nang sa wakas ay makatulog siya. Hindi na siya ulit iinom ng kape sa gabi. At dito na po nagtatapos ang part 11 ng ating kwento. Halina at samahan niyo po ako sa mga susunod na kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po at ingat tayong lahat.